Guys, so day 3, April 22 and 5:25 na ba tayo sa K-Box set. Day 3 of our Korean language class and 7, 8 pa lang kami. Supposed to be 7 din na. So, I think... Pwede nang say, sumang say, pwede nang say. Maaga na. Natapos. Guys, nakakagutom this time kasi nasanay tayo kahapon na maaga kumain. But today is late na naman. Maaga-aga nga kami pinalabas, 7:28 pa lang naman. So FMR for dinner, then uwi na. Then bukas ulit, sustay for day 4, I think. Kain tayo guys. Guys, so we're home early. I just wanna do a recap. So far, is kinakaya naman natin and nag-enjoy tayo. Kasi yun yung pinaka-importante sa lahat. Yung nag-enjoy tayo sa ginagawa natin, diba? For day 3, lesson 2, it's about Odiegayo Yogi nun Chibieyo Yogi nun Chebangieyo. Yung mga things that we are doing. Onulun, higunheyo, kanyang siyoyo. Then, today, for day 4,
lesson 3 naman tayo. And it's about numbers. Yes. Like ili samsa o yutil palgo ship until 100,000. Na medyo mahirap siya pag pinakikinggan mo na, tapos kailangan mong intindihin, kailangan mong isulat. Mas madali pag nakikita mo yung numbers as parang itatranslate mo sa Korean, ganun. So, kailangan more practice pa tayo doon. Pero mahalaga talaga is memorize mo yung mga words in Korean. So far is improving naman tayo, guys. So, sa 3 lessons na yon is merong mga na-recap tayo kasi na pag-aralan na natin siya dati sa Lupi Arena. But mas marami na bagong words. So, yan yung goal natin is mas matuto pa tayo. And this time kasi is more on listening than writing than speaking. So yan yung nakakatuwa. Unlike sa UP Arena before, is online class lang yun, then more on typing. Nag-exam pala kami kanina, guys, ulit. Nag-dictate si Sonseng Nimbal. 5 items, pero per item is 3 words. So yeah, total of 15. Yung checksum, desk pala siya. And hindi ko nalagyan ng MG. Pero actually, hindi ko talaga siya alam kanina. Yung chinde, bed, and pony, paper pala. So we got 13 out of 15. Well, that's not bad. Nakakatawa kasi bumibilisa tayong magsulat. Kasi ang ano ni Song Seng nun is parang, oh, we'll listen to this, then try to answer. Ganun. Tapos minsan hindi niya talaga inuulit. Kung ulitin man niya is twice lang. Then talagang yung sentence is isusulat ko ng mabilis ang lang. And that's good kasi masasanay tayo lalo na magsulat, magbasa. Naloka na nga ako kasi yung sulat ko is parang ano na, pa-Korean na talaga. Yan, hindi na siya maayos. Hindi kagaya dati talagang pag square is square, pag bilog, bilog. Ngayon parang yung J, lahat na. Mas mahirap pala yung Tuesday na class kasi sa Monday, is kagaya niya Monday, may test na naman kami about numbers yung sa tinakal namin kanina. But may ilang days pa ako makapag-review, Wednesday till Sunday. So yeah, fighting for next week, ito pala yung pinuwi sa amin, yung small book. Mga vocabs lang to. So yeah, may ano rin ako, nare-review dito. Then may mga sample na sentences sa baba. Fighting for next week, so magiging third week natin yon and pang fifth day, but lesson 4. So lesson 4 for next week is Hexang Liet Sigabis. So yung mga location na ng ano, yung mga beside, on top, under, ganun. So yeah, ayan lang guys. So fighting and see you next week.